Mataas na raw ang cost of living dito sa Canada. Hindi ka raw makakapag-survive dito kung iisa lang ang trabaho mo, kaya kailangan mo talaga mag-part-time dito. Hindi na raw kagaya dati ang Canada. Worth it pa ba ang Canada? In this video guys, I will be giving you a monthly breakdown kung ano ang cost of living dito or kung magkano ang cost of living dito sa Canada. Kaya naman, welcome back to another video guys, another vlog. Good morning, good afternoon at good evening sa inyong lahat. Pero syempre bago ang lahat, don't forget to hit that subscribe button. At sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat po. Actually, papunta kami ngayon dito sa park na naman. Itong park na malapit sa amin, yun yung mga kapatid ko pala, yung dalawang kapatid ko. In this video, I will be discussing four important or major factors that contributes to the cost of living dito sa Canada. Number one, syempre, ang accommodation or ang monthly rent natin dito. So regardless kung ikaw ay isang international student or ikaw ay isang open work permit holder, magbabayad ka talaga ng rent dito unless na may or you have your own property. Even though you have your own property, magbabayad ka pa rin ng mortgage mo monthly. So back to what I was saying, ang monthly rent natin dito. So actually guys, ang monthly rent is a very big chunk na napupunta towards cost of living ano. So let me just state myself for an example ano. So ang binabayad ko po monthly sa rent is 480. So kumbaga ambag ko na lang yan kasi 'di ba I am sharing the basement with my family. So tatlo kami nagde-divide, yung parents ko and then ako. So 480 yung binabayad ko, yan yung share ko. And then, nung dati naman, nung international student ako, nakapag-rent pa ako dito guys, actually, ng one bedroom for sa halagang $350. Akalain mo yung $350 guys, sa panahon ngayon, wala ka nang mahahanap na room na naghahalagang $350. So most, just to give you guys an idea, yung mga wala pa dito or mga nagpaplano pang pumunta dito guys, ang mga room dito, nag-re-range na sila between $650 to $800 or $850. Depende na lang yan sa location, minsan depende sa owner, or depende sa pakikipag-negotiate mo na din yan. Pero usually guys, nasa $700 to $800 talaga yan. Bihira ka na lang talaga makakahanap ng $650 na room for rent. Kung makakahanap ka, jackpot ka na lang yan. Pag magre-rent ka dito po is dalawang factors ang i-consider mo. It's either gusto mo ba ng may kahati, may ka-shared or private. Kung private, yun po yung magiging rent mo monthly. So ranging from $650 to $800. Pero kung shared naman siya guys, ang price range is from $450 to $550. Most likely nasa mga $500 siya. Yun yung magiging price mo or rent mo for a month. Actually guys, ito yung dog park na parati kong sinasabi sa inyo. Ayan oh, ayan. So ngayon guys, actually papasok na kami dito sa dog park. Tingnan natin, ito natakot na. Grabe guys, ang ganda oh. Wow. Grabe guys. Ang ganda nila, shit. Ganda ng mata nila guys oh. Yung isa guys, yung mata niya is blue tsaka brown. Grabe, ayan oh. Ayaw namin pumasok kasi natatakot kami. Number 2 guys is yung grocery. So ang monthly grocery ninyo, actually depende naman yan sa kung ano yung konsumo ninyo no, or kung malakas ka ba kumain or kung tipid ka ba kumain, alam mo yun. Pero just to give you guys an idea, siguro dito weekly grocery guys, give yourself an allowance of maybe mga $100 ano. So kung para sa inyo malaki na yung $100, you can bring it down to mga $80 kasi guys mahal na talaga ang grocery dito, hindi na kagaya dati. So nung time na international student pa ako, I don't know if you guys are gonna believe this or not, pero nakapag grocery po ako ng worth $20. Grabe, $20 guys, that's about mga 800 pesos ngayon no sa Philippines. So if I did the math correct, hindi ko alam, basta 40 kasi yung $1 ano. So but yeah, back to what I was saying guys, nakapag grocery ako dati for $20 and that $20 actually almost lasted me na mga
1 week ganun. So sa $20 na yun, nakapag bili ako ng mga basic lang, itlog, wheat bread, coffee, peanut butter, yung mga ganun lang naman, not so big grocery shopping naman. Pero yeah, sa panahon ngayon guys, I think it's just fair to say na give yourself about $80 to $100 per week. Again, it depends kung how much you eat, 'di ba? And it depends kung sa labas, kung mahilig ka bang magluto sa bahay, or kung mahilig ka bumili sa labas, naku, patay tayo diyan. Malaki-laki talaga ang magagastos mo sa pagkain. Malaking bagay talaga, malaking factor talaga if you want to make tipid is magluto kayo sa bahay and magbaon po kayo. Hala, andito na kami, guys. Ayan, no. Ang ganda, guys, grabe. Kinakabahan ako, guys, actually. Pero grabe, ang laki niya. Ang laki niya, shit. May husky. Hello. Kasi kami dati, guys. May husky, hindi kami, may husky yung cousin ko dati, guys. Sa Cebu. May husky pa rin siya actually hanggang ngayon, pero hindi ganito kalusog kasi nga din yung environment sa Pilipinas iba din, no? Tsaka yung pagkain sa Pilipinas iba din. Pero itong mga husky na to, grabe, ang lalaki, ang lulusog talaga nila. Wala lang, ang ganda. Pero yun na nga, as I was saying, hindi nga po kasi ako nag-grocery ngayon kasi most of the grocery, ang nag-grocery sa amin is yung papa ko or yung parents ko, ano. So wala na ako masyadong inaambag sa grocery. Minsan bumibili ako ng minsan bumibili ako ng bread, itlog, ganun, pero that's about it. Yung majority talaga ng grocery is yung papa ko talaga yung gumagawa. But before I proceed, may mensahe po ako para sa lahat ng mga pupunta dito sa Canada. If you are an international student or an aspiring international student, nagbibigay po ako ng mentorship. Actually, nagme-mentor po ako ng mga international students in collaboration with SLE Planner. So, I have provided links below. Ang dami ng husky, guys. Sorry, na-distract ako. Pero as I have said, I have provided links below, guys. You can check it out and you can definitely book a 1-hour call session with me. A few moments later. Alis na kami. Dumadami na yung mga aso dito sa dog park. Ang dami mga husky. Nakaka-amazing lang. Tingnan. Pero yeah, pa-uwi na kami sa bahay. Or maybe hindi pa. Tingnan natin. So, number 3 nga pala, guys, is ang transportation. Ang transportation, guys, gustuhin mo man o hindi, magbabayad ka talaga monthly. So, if you are a student naman na wala kang kotse, I am talking dito sa Toronto, Ontario po, guys, ha. Bawat city, bawat province, iba-iba po yung rate. So, dito sa Toronto, Ontario po, guys, may tinatawag tayong TTC. So, yun po yung public transportation, ano. So, for students, may monthly transportation po sila. Hindi ko na alam kung ano yung exact numbers talaga. Sa pagkakaalam ko, I think $128 siya for students. I will be posting a screenshot here with exact numbers. Tapos, kung ikaw naman ay senior citizen, na iba din yung presyo. And kung ikaw ay, I think, hanggang 16 or 13, ganun, libre ka ata dito. And again, I will be posting the exact screenshot para malaman nyo yung prices talaga. And kung hindi ka naman commuter, kung may kotse ka naman, that's another gastos. I mean, that's more gastos, guys. So, pag may kotse ka na, of course, may mga bi-weekly payments ka na niyan. May gas ka pa every week, almost every week. So, ang bi-weekly payments, guys, is just to give you an idea again, ang bi-weekly payment ko po is $269. So, $270. Medyo mataas yan, guys, kasi hindi po ako nag-down payment. Ano? Kung para mabigyan kayo ng more, in-depth explanation, panoorin niyo po yung previous vlog ko all about kotse. And another naman gastos po if may kotse ka is ang gas mo. So in my case, ang gas ko po every week ngayon is almost, I think, umaabot siya ng $50 a week kasi malayo po yung trabaho ko. So yung trabaho ko po is nasa kabilang city. So it takes me 30 minutes so or mga 25 kilometers sa one way po yan, no. So 50 kilometers balikan. So umaabot siya ng $200 in my case po, no. So mas makakatipid ka talaga dito with public transportation. Yun nga lang, malaking time ang mawa-waste mo, guys.
And number 4, bills. So kung ikaw ay isang international student, wala ka naman masyadong bills pa at that time. Ang may naiisip ko lang na bills kung ikaw ay isang international student. Pasensya na guys, medyo bumpy tayo ngayon kasi papunta ako dun sa kanila sa park. So dito ako dumadaan. So pag ikaw ay isang international student guys, ang bills mo lang na naiisip ko is yung phone bill mo every month. So dito po guys, hindi kagaya sa Pilipinas na load lang ano. So hindi mo na ako mag-ano. Dito po kasi guys, hindi kagaya sa Pilipinas na magpa-load ka lang ano. So kailangan mo talagang magbayad dito monthly for your phone plan guys. So average phone plan po dito is ranging from $45 to $65. So depende na lang yan kung may deal ka nakuha or you know, kung may promo sila na going on, and depende kung anong anong carrier po, ano, ganun. Other bills po na, ano, is naiisip ko is wala naman. Pag student ka talaga, minimal lang yung bill mo. Mapapagastos ka lang talaga sa other stuff. The only bill that I paid, at least nung student pa po ako, is yung phone bill ko talaga, no? Which at that time was $55. So, later on, pag, let's say, again, depende po naman yan sa situation mo, ano, kung ikaw ay family, so, of course, may other stuff ka pa. For example, magpapa-internet ka pa sa place ninyo. Kasi guys, pag magre-rent ka dito, depende po yan. Minsan kasi hindi pa included yung internet. As I said, depende po yan. Ano? So, in that case, hindi included ang internet. So, that's another bill for you to pay every month. So, yung internet naman po dito is sometimes ranging from mga $80 to $100. And again, depende naman yan sa kung anong plan yung kinuha mo, ilang channel yung pinadagdag mo, yung mga ganung bagay, di ba? So, ang internet po namin ngayon sa bahay is, that's another bill for me actually. So, ang internet po namin sa bahay ngayon is $107. So, unlimited data siya, and yun, $107, which is not bad naman. Just to give you guys a recap, number 1 po is accommodation, number 2 po is grocery, number 3 is transportation, and finally number 4 is bills. So, nahulog yung kapatid ko. So yun po yung mga apat na factors, you know, major factors that contributes to the cost of living here in Canada. So at least may idea na po kayo ngayon, no, kung hindi pa man, kung wala pa kayo dito sa Canada, at least man lang makapag-prepare kayo mentally, and you can look for appropriate jobs, no, para naman hindi kayo mahirapan pagdating nyo dito, ano, and then para naman makapag-budget na kayo ahead. But of course guys, the numbers that I have mentioned is based on my personal experience and my lifestyle here in Canada. As I have said in the video, the numbers or the cost of living in general may vary depending kung gaano ka po kagastador, in short, ano. So kung marunong kang magtipid, and hindi ka gastador, hindi ka panay kain sa labas, of course the cost of living will be very minimal. And again, depende din po yan sa trabaho mo, kung you know, kung minimum ka lang or whatsoever. Sa mga nagsasabi po dyan na kailangan mo talagang mag-second job para makapag-survive dito, so they're speaking from their experience po kasi. Siguro po is malaki po yung monthly gastos nila, malaki po siguro yung mga bills nila, kaya kailangan nila mag-second job. Sa cases po kasi dito ng iba, kaya kailangan ng karamihan dito mag-two jobs is because yung one job guys is hindi siya high paying and hindi siya enough to cover the monthly expenses. Kung enough man siya to cover the monthly expenses guys, most likely ang nangyayari po kasi is wala nang natitira for personal, and wala nang natitira for savings, kaya napipilitan po ang mga tao dito na mag second job para makapag-ipon sila, or para naman may magastos sila sa sarili nila. As I have said, kung if you keep your gastos or monthly expenses very minimal guys, hindi mo naman kailangan mag two jobs dito. Makakasurvive ka naman dito ng isang trabaho lang, kung marunong kang, if you know how to handle money, and kung marunong kang magtipid and mag-ipon. So lalong-lalo na pag ang job na yun, that one job you have, is a high paying job guys, no. To end this vlog guys, long story short,
mahal po talaga ang cost of living dito sa Canada. Bawal pa petiks-petiks dito guys. Mababaon ka talaga sa utang kung tamad ka dito. So you have to really make it work talaga guys. And try your best talaga to keep your expenses minimal, to keep your bills minimal every month. You know, try to save as much as money you can. Kasi kung wala kang pera dito guys, mahirap guys, mahirap ang buhay talaga dito. That's it guys, yun lang. I hope you guys learned a thing or two as always. And I hope you find value in my vlog. And if you did find value in my vlog guys, don't forget to subscribe to my channel guys. Hit that subscribe button guys. Maraming salamat. And I guess that's it guys. Nagsasnow dito, lumalakas na yung snow actually. That's it. Mag-ingat po kayong lahat. Peace.